Welcome back mga kalapatids sa Magkapatid Love. It's all about Pigeon mga kalapatids. Huwag kakalimutan mag-like sa ating mga ina-upload na videos. And syempre mag-subscribe sa ating YouTube channel. At pindutin nyo na rin yung bell button para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin. Yon, hello, what's up mga kalapatids nga eh. Ngayong maulan pala. Ngayong maulan i-release yung ano na Solano first. First lap ng ano ng fundraise natin sa Tuarpa, bali ngayon nga pala i-release. Maaga nga yung release, bali masama yung panahon dito sa Sabampalay, Bulacan. Tapos bandang Solano, maganda-ganda siguro yung panahon, kaya ayun, maaga nag-release yung ating club. Ito nga yung ano yung advisory ng ating club na 610 nga na release ng Solano. May by this kaya yung lahat yung mga ibon natin ng ligtas kasi nga masama yung panahon. Lalo na dito sa lugar natin sa Sabampalay. Talagang nakikita nyo na malakas-takas yung ulan. Tapos sobrang ano pa, sobrang dilim ng kalangitan. Kaya ayun, hintay-hintay na tayo mga kalapatid sa good luck sa mga sumali sa fundraise. Ayan mga kalapatids, bali eto nga si ano natin, yung sinali natin ng fundraise mga kalapatids, si ano, si Black Check. Bali ayan siya, bali pinagay natin siya sa cage para ma-recover natin siya mga kalapatids. Ngayon mga kalapatids, puntahan naman natin si Grisel. Ngayon, ayan si Grisel. Na kumbaga pananga na umuwi natin, bali siya yung pauna-unahang umuwi natin mga kalapatids, si Black Grizzle. 9:23 nga siya umuwi mga kalapatids, medyo maaga-aga rin, kaya lang hindi natin siya naisali ng fundraise. Si Check nga yung naisali natin ng fundraise, and siya nga pala kaya natin dinalagay ng ano, kasi dalawa na nga lang sa ngayong Solano, dalawa lang yung naging wires natin kasi nga late na dumating si Blue Bar kahapon lang. Ayan, bali ang ginagawa namin pagdating ng ibon, inalagay namin siya ng ano dito sa may cage. Medyo malaki naman yan, animan mga kalapatids. Bali dito nga sa cage, dinalagay natin sila para mabilis yung recovery nila mga kalapatids. Ngayon pupunta naman tayo kay ano, kay Blue Bar, nandun siya sa kapilang cage. Ngayon mga kalapatids, puntahan naman natin si Blue Bar na umuwi nga siya kahapon. Bali, nung inagis nga siya mga kalapatids, nung Aritaw pa, September 8. Tapos, almost one week siya na nawala. Sabado na siya, kahapon nga siya umuwi ng September 14.
Kaya sobrang payat talaga niya, mga kalapatids, pero nagpapasalamat kami sa kanya na umuwi pa rin siya kahit na sobrang nahirapan siya sa race, kasi nga super smash din yun, mga kalapatids. Ayun nga, hiniwalay natin siya ng ano, dinagay natin siya sa cage para nga ma-recover siya at the same time kung may dalaman siyang sakit, and then hindi na siya makahawa, mga kalapatids. Kaya ayan, unti-unti naman na siya nakaka-recover. Sana may habol pa natin siya ng susunod na training, mga kalapatid. Yun, hello, what's up, mga kalapatids. Bali, ayun nga, si Checkard nga umabot sa ano natin, sa atom natin. Bali, mahirap-hirap talaga yung race kasi nga talagang napakalakas ng ulan ngayon. Buti nga, nung medyo tumila yung ulan, expected na namin baka makatot na siya, kasi nga ang katot natin is 10:35, mga kalapatids. Kaya ayun, hindi natin inaasahan na yun nga na uuwi pa o makakahaboy pa ng bago mag-cutoff yung si Jagger natin. But, although kahit na 700, ayun nga, 700 plus na lang yung maging speed niya, at least pa ba, kahit pa paano eh, nakapag-clock tayo, kasi nga napakahirap talaga ng pauwian, lalo ang lakas ng ulan dito sa Sabang Balay, tapos nagugulat kami, Bustos, Bulacan yan, or ano, may mga pauwi na sila, mga kalapatid. Siguro sa kanila, medyo hindi malakas yung ulan. Dito kasi sa Sabang Balay, napakalakas na ulan. Kaya, yun, halos lahat ng naghihintay na dito sa Sabang Balay, talagang nagugulat na may mga pauwi na nga, yung mga taga-Bustos. Or mga dito banda, malapit sa ano, pero dito sa Sabang Balay, kasi dito sa may San Jose del Monte, sobrang lakas ng ulan. Kaya, yun, hirap na hirap talaga yung mga ibon natin. Tapos, nga pala, bago nga mag-cutoff, dumating nga si Checkard. Bali, 700 plus na lang yung ano niya, yung naging speed niya, siguro nasa 740, mga ganun. Pero hindi ako sure. Tapos, eto na lang, papakita ko na lang sa inyo yung ano niya, yung naging result niya ng clock. Bali, ayun na nga yung ano niya, yung naging speed niya. Pero at least kahit pa paano, nakapag-clock tayo ng ano. Kumbaga, hindi na sayang yung pagsali natin ng ano, fans, at least nag-clock si Checkard kahit na malapit na siya mag-gantong, kasi nga sobrang smash talaga, mga kalapatids. Tapos yun nga lang si ano, si Grisel, si Black Grisel. Bali, ayun nga, maaga-aga dumating, sayang at hindi na ako siya may sari. 9:23 or 9:20 pa lang nandito na, nag-iikot na siya. Tapos ano pa yun, pagbaba niya sa buhay bubong, and then bababa na siya dun sa may lock natin, sa may ano, pagkababa niya parang may ano, parang ano, medyo umaambot ng time na yun, parang namanakat siguro siya ng ulan na malaki galing sa puno. Lumipad siya uli, bali back, umano siya, umigod siya siguro mga dalawang beses. Tapos na napababa na natin siya, or nahuli na natin siya, 9:23, 1,000 pa yung speed niya, mga kalapatids. Kasi nga 9:23 dumating, hindi ko lang ano, basta nasa 1,000 pa yung ano niya, speed niya. Sayang nga eh, hindi natin siya naisali. Pagdating na, akala namin si Blackjack na, kumbaga pag nandating sa air, yun nga lang, malapit na, ayun na, nakita na nga natin si Grisel. Kaya hindi na natin din siya masyadong inisikaso, kasi nga baka mamaya parating na rin si Checkard, kaya hindi na natin siya masyadong nasikaso. Bali, ayun, sana si Grisel na eh umabot din ng ano, ng dulo or ng ano, ng derby, para nga maiyan natin. Ayun na, hindi natin siya naisali sa ano nga, sa fan race. Si Checkard nga yung naging priorities natin, kasi nga kumbaga parang si Checkard kasi maaga rin umuwi, mabilis din umuwi nun, pero ngayon talaga sobrang smash yan. Talagang muntik na makatop, mga kalapatid. Sa ayun nga, sinasabi ko sa kapatid ko na haging na. Kumbaga sabi ko, at least last two minutes, makaabot si Checkard na pauwi. Bali, ayun naman, nakaabot naman siya, tapos kaya pasok pa rin tayo. Tapos, ayun yung ano natin, mga kalapatids. Kaya ayun, mga kalapatids, may mga susunod na race pa tayo. Bali, ang susunod na race nga natin, yung second lap ng pan race natin, ay yung Bagabag Nueva Vizcaya pa rin yung, mga kalapatids. Friday pa rin yung ano natin, yung basketing, tapos Sunday pa rin ulit yung ano natin, yung release natin. Kaya sana bumawi si Checkard na mauna siya, or
Sana yung speed niya ay umabot ng 1,000 pa kahit pa paano para makahabol-habol tayo sa fan race sa ranking, mga kalapati. Lahat ng mga nagkakalapate at lalong-lalo na sa Team Guarpa at syempre sa team namin, sa Team SSPF, mga kalapati sa iyo. Maraming salamat, mga kalapati, sa sumubaybay at sa mga manonood ng video na natin. Ayun nga, in-update lang natin yung pauwian natin ng Solano, Nueva Vizcaya. So, sobrang smash, mga kalapatids. Yun nga lang talagang kinaya pa rin nilang dalawa na ano, ayun nga, dalawa na nga lang yung kinakarga natin. Kaya inaasahan din natin na sana umuwi talaga sila, mga kalapatids. Ayun lang, mga kalapatids. Kung nagustuhan nyo yung video natin, and then, ano, support lang, mga kalapatids. Ayun, like nyo lang yung video natin, and then share nyo rin sa mga tropa, sa mga kalapatids natin para mapanood natin at masuportahan na rin yung YouTube channel natin. And then, syempre, mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. Tapos, pindutin nyo na rin yung notification bell para, yun, notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ano natin. Ayun nga, nalalapit na yung ating race, yung derby race. Sana umabot yung mga kalapati natin kahit na sobrang ishmas, mga kalapatids. Ayun lang, mga kalapatids. Good luck, mga kalapatids. Thank you. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.